mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, March 10, 2023. Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital, nagsigawan ng Kidney Health for All. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Bilang selebrasyon ng World Kidney Day, nagsagawa ng Kidney Health for All ang Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital nitong March 9, 2023. Katuwang ng nasabing ospital ang Philippine College of Physicians, Aklan Chapter at Aklan Medical Society. Sa ating mga dialysis patient, that's why may Iron Chef. Show your talent. Kung kakanta ka, pakita rin mo nga kapasidad nga mayad ka magkanta. Pakita rin mo kapasidad nga sa imong mga talent. Because that is a positive way in order to prevent the negative effect of your dialysis. So dialysis is of course a negative part. But don't deal with it. Just face it. No? You face it boldly, but then hindi ka kana magpaperde. And of course, syempre, hindi natong pagalipatan, no? This is sa mga pasyente, bukod na mga pasyente, kung di kita tanan, don't forget the one up there. And then, ito, Mariel, nga kung ano ka ka-importante, bisan may sakit ka or wakat sakit, then you're still a very important person in this tiny little planet we call Mother Earth. So, don't lose hope, no? Mga dialysis patient, be positive always. Pray and put your trust, no? Kay sa Ginoo, no? Because nothing is impossible. Okay? It's our mind that sometimes saying enough is enough. Kaya kung mag-surrender kita, huwag yun. Sa unang bahagi ng programa ay nagkaroon ng Zumba para sa mga tauhan ng naturang ospital. Nagbigay din ng mensahe si Dr. Cornelio V. Quechon Jr., Chief of Hospital ng Provincial Hospital, ukol sa pangangalaga ng kidney. So it's very important to take care of our kidneys because primarily our kidneys usually regulate our blood pressure. Kung pabayaan naton ro aton nga gatinaas aton nga blood pressure, maapektuhan ro aton nga kidney. In the long run, madamage ro aton nga kidney. Which is, ro anang function ko aton nga kidney, it regulates our blood pressure and also it excrete ro mga toxic materials, no? Imagine kung ro imo nga kidney is damaged, hindi yun mapagawa ro mga toxic materials or chemicals that are not needed by our body. That's why we ro imo nga manifestation is nagaedema ka, nagapanghabok ka because hindi ka guwa ro mga toxic materials. And also ro aton nga kidneys produces erythropoietin which is responsible for the production of red blood cells sa aton nga bone marrow, no? Gina-filter na ro aton nga blood supply. So importante gid nga mahalungan naton ro aton nga kidneys. Samantala, ang DRSTMH Dialysis Unit ay nagbigay ng libreng random blood sugar screening cholesterol at ankle brachial index screening sa nabanggit na kaganapan. Bahagi rin ng selebrasyon ang Renal Food Bazaar Contest kung saan tampok ang mga produkto na gawa mismo ng mga dialysis patients. Nanalo ng 3,000 pesos ang first place, 2,000 pesos naman ang iniuwi ng second place, habang 1,500 pesos naman ang napanalunan ng third place at 1,000 pesos para naman sa consolation prize. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Lokal na gobyerno ng Kalibo nais magpatayo ng modernong 24/7 MDRMO Emergency Responder Building.
Nais ng lokal na gobyerno ng Kalibo na magpatayo ng moderno, may kumpletong mga kagamitan at makakapag-operate ng 24/7 sa loob ng isang linggo na Municipal Disaster Risk Reduction Management Operation Center Emergency Responder. Ang naturang building ay planong ipatayo sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Kalibo, Aklan. At ang resolusyon ay inoprobahan ng Sangguniang Bayan ng Kalibo. Ang resolusyon ay iminungkahi ni Sangguniang Bayan Member Raymar Rebaldo para kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro na makahanap ng pondo para sa nasabing proyekto. Ayon kay SB Member Rebaldo, may bakanting lugar sa gitna ng ginagawang Kalibo Municipal Police Station Building at Bureau of Fire Protection Kalibo na pwedeng magamit. Itong hakbang ay naglalayong maging mas organisado ang nasabing mga emergency responders sa oras ng emergency. Samantala, ang MDRRMO Kalibo na pinamumunuan ni Mr. Terence Toriano ay nagtatrabaho sa loob ng 24 hours sa loob ng isang linggo. Ganon din ang mga kapulisan at mga bombero kung saan ang isinaalang-alang nila ay ang kapakanan ng mga kalibunhon. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Mothers Congress 2023 at Search for Miss Wais na Misis isinagawa sa Barangay Baybay, Tangalan. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Nagsagawa ng Mother Congress 2023 at Search for Miss Wais na Misis ang Barangay Baybay Council sa Bayan ng Tangalan nito ikawalo ng Marso. Ang isang araw na aktibidad ay dinaluhan ng mga nanay at buntis sa nasabing barangay na kung saan nagbigay ng mensahe ang alkalde ng Tangalan na si Honorable Gary Fuentes kasama si Sangguniang Bayan Member Honorable Nolina Toriaga. Sa isinagawang Search for Miss Wais na Misis ay nagpakitang gilas ang mga nanay sa pagpapakita ng kanilang talento na kung saan iginawad ang mga premyo para sa top 3 winners at binigyan ng kits ang lahat ng kalahok. Kaugnay nito, pinangunahan naman ni Dr. Sara Marie Hoyong, Municipal Health Officer, ang lecture ukol sa ikakabuti ng ina at ng kanilang anak. Samantala, binati naman ng lokal na pamahalaan ng Tangalan ang Barangay Baybay Council sa pagsasagawa ng aktibidad upang mabigyan ng kaalaman at pagkilala ang mga ina sa kanilang barangay. Juliana Rosales, Kalibo Cable News. Aklan Police Provincial Office nagsagawa ng iba't ibang aktibidad bilang selebrasyon ng National Women's Month. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Nakiisa ang Aklan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Crisaleo R. Tudentino sa selebrasyon ng National Women's Month sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad. Isa na dito ang pagsasagawa ng lecture campaign on gender and development sa kababaihang sektor ng Barangay Bugtong Bato, Ibahay, katuwang ang Ibahay Municipal Police Station, 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company, 33rd Civil Military Operations Battalion at Philippine Army. Tinalakay sa nasabing lectures ang ukol sa gender and development, responsible parenthood, at important role of women and youth in anti-terrorism. Bukod sa naturang talakayan, nagsagawa rin ng tree planting activity ang nasabing ahensya sa DENR site Hawili, Tangalan, kasama ang Tangalan at Ibahay Municipal Police Station, 2nd Aklan PMFC at Philippine National Police Aviation Security Group. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Aklan Provincial Public Employment Service Office nagsagawa ng business planning workshop tungkol sa epektibong business proposal. Nagsigawa ang lokal na gobyerno ng Aklan sa pamamagitan ng Aklan Provincial Public Employment Service Office ng Business Planning Workshop tungkol sa paggawa ng epektibong business proposal nitong ikatatlo ng Marso na ginanap sa PGO Conference Hall. Dumalo sa naturang aktividad ang mga representative mula sa 15 Aklanon OFW organizations. Layunin nito na magbigay ng kaalaman tungkol sa kung paano gumawa ng epektibong business proposal bilang requirement na kinakailangan sa pag-avail ng OWA Tulong Puso Program.
isang government grant program na rehistrado ng OFW organizations na makaka-apply para sa financial assistance ng kanilang proposed business bilang organisasyon. Samantala, patuloy naman ang suportang ibinibigay ni Aklan Governor Jose Cho and Mayor Flores at ang provincial government sa mga Aklanong OFW sa pag-establish ng mga institutional programs kasama ang Aklan Provincial Peso bilang implementing agency. Era Chibriones, Calibo Cable News. Bago nyo makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Aklan Police Provincial Office nagsigawan ng anti-terrorism campaign. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Nagsagawa ang Aklan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Crisaleo R. Tolentino ng 2-day Speakers Bureau Training Anti-Terrorism Campaign nitong March 7 hanggang 8, 2023. Isinagawa ito para sa mga tauhan ng Police Community Affairs and Development Group mula sa mga municipal police stations ng Aklan na ginanap sa Aklan PPO Multipurpose Hall, New Buswang, Kalibo. Layunin itong bigyan sila ng mahalagang kasanayan sa public speaking. Bukod pa dito, naglalayon din itong palakasin ang kanilang kumpiyansa sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, lalo na sa mga kabataan, upang tulungan silang maging maingat sa mga banta ng communist terrorist groups. Nika Bautista, Kaliwa Cable News. Lagpas 2,000 na mga Aklanong benepisyaryo ng tupad program sa probinsya ng Aklan na tanggap na ang kanilang sahod. May detalye sa balita, si Chelen Rosales. Natanggap na ng mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ang kanilang sweldo para sa kanilang tinrabahuhan sa loob ng 10 araw na ginanap sa Kalibo Pastrana Park Covered Court at Ibahay Social Hall. May kabuang bilang na 2,789 mula sa 7 munisipalidad na nagkakahalaga ng 12.5 milyon bilang bayad sa mga Aklanon na nagtrabaho ng 10 araw. Dumalo naman sa nasabing aktibidad sila Senator Jinggoy Estrada, Governor Jose Enrique Miraflores at sangguni ang panlalawigan members. Samantala, patuloy naman ang pagsuporta ng provincial peso sa pamumuno ni Mr. Marsh Bernabe sa pag-implementa sa DOLES program para magbigay ng serbisyo sa mga Aklanon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Mga miyembro ng Malay Fire Station nagsigawa ng feeding program sa mga estudyante ng Malabunot Daycare Center Manok-Manok, Malay. Nagsigawan ang feeding program ang mga personnel ng Malay Fire Station sa mga mag-aaral ng Malabunot Daycare Center, Manok-Manok, Malay, Aklan nitong ikasyam ng Marso.
Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Senior Inspector Arnold Dimaano, Municipal Fire Marshal sa ilalim ng supervision ni Senior Inspector Ruel Imhoco, Acting Provincial Fire Marshal, kapartner ng Malay Fire Station, ang Discovery Shores Boracay kung saan namahagi sila ng pagkain sa mga estudyante sa naturang paaralan. Ang feeding program na ito ay bahagi ng best practices ng BFP para mamadatiling malusog ang mga mag-aaral sa naturang komunidad. Edg Briones, Calibo Cable News. DSWD Region 6 nagbigay ng tulong sa mga residenteng apektado ng oil spill sa Caluya, Antique. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Inabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa Office of Western Visayas ang mga residente ng Caluya sa probinsya ng Antique na apektado ng oil spill. Ilan sa ibinigay ng ahensya ay mga food packs na ngayon ay mas kinakailangan ng mga residente. May kabuuang bilang na 2,700 na mga family food packs at non-food items ang naipamahagi sa mga pamilya at fisher folks na naapektuhan ng oil spill. Naging posible naman na mapamahagi ang nasabing tulong sa pamamagitan ng Quick Response Team at Philippine Coast Guard, Office of the Civil Defense at Antique Provincial Government ng mga goods sa Concepcion Port patungo si Mirara, Antique sa pamamagitan sa Camor Global Vessel. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Oil control experts mula sa Japan Coast Guard tutulong sa oil spill response operation sa Oriental Mindoro. Masayang ibinalita ng Philippine Coast Guard na tutulong ang oil control expert mula sa Japan Coast Guard sa ongoing na oil spill response operation sa Oriental Mindoro. Ayon kay Ambassador of Japan in the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, magpapadala ng Disaster Relief Expert Team ang bansang Japan sa Oriental Mindoro para tumulong sa pagkuha at pagkontrol ng oil spill. Ito ay matapos ang paglubog ng MT Princess Empress sa Oriental Mindoro na may dalang 800,000 na litro ng industrial fuel. Samantala, dumalo ang Philippine Coast Guard sa isinagawang coordinating meeting kasama sina Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor, Department of Transportation Assistant Secretary for Maritime Attorney Julius Yano at ilan pang mga concerned stakeholders, kung saan tinalakay dito ang update at mga plano sa oil spill response operation. Habang napagdesisyon na naman ng mga opisyales na mag-hire ng isang tao mula sa bawat pamilya na kung saan ay nasa apektadong baybayin at isa sa ilalim ang mga ito sa Cash for Work program. At nitong 10 ng Marso ay patuloy naman ang malawakang paglilinis sa baybayin. Sa kabilang banda naman, ang ibang misyon ng BRP Bagakay ay naglapat ng 1,200 litro na oil dispersant sa paligid ng baybayin ng Oriental Mindoro. Ang mga grupo sa paglilinis ng baybayin at mga volunteers ay nakakolekta ng ilang sako ng oil debris sa Pola, Oriental Mindoro. RG Briones, Calibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang ulat panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, naman ito na latest weather update sa buong adlaw, Friday, March 10, 2023. Tortoise monsoon, gihapon ang ka-apekto sa Luzon, ang itawag na ito nga hangin na Mihan, while there is a Western Visayas, magulugalong-tup-tup, magulumon ng kalangitan, kapagdalas ng isolated kapag-ulan, pangilat, magpanagup, tugainis ng localized thunderstorm. Katasigos ang hangin dito sa Western Visayas, kasarangan sa direksyon nga Amihan na Sidlangan, nga magdalas ng kasarangan tub-tub mabalot sa aton kadagatan. Forecast temperature naton, generally 24 degrees to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magtunod 6 o'clock p.m. karon sa hapon, sagbablock niya 5:59 a.m. buwas sa aga. Kagamon itong latest weather update. Para sa mga dugang may informasyon, bisita halang aton official website at www.bagong.pagasa.doc.gov.ph. Pati naton mga official social media accounts, halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Jeff Patrick Makiling. Madamo, gid na salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood.
Ito si Ara J. Briones at ito ang Kalibo Cable News.